Nahihilig ngayon si Luka sa mga trick shot na mukhang pinagandaan niya yung game versus Houston Rockets. Silang dalawa kasi ang hottest team ngayon sa West. Pero pinalamig muna ni Luka yung Houston. Gumagawa na lang ng trick shot itong si Luka lalo na siya may 3-point area kanina. Umiscore siya ng 47 points, 12 rebounds at 7 assists. Mukhang maluwag din ng ring ngayon, 9 out of 16 mula sa 3-point area. Si Kyrie naman 24 points at 4 3-point shot. Sa buong game, 24 3-point shot ang pinasok ng Dallas. Hindi na pinagbigyan ng Houston noon. Ang Dallas ngayon akyat sa number 5 sa standing at bumaba naman ang New Orleans. Nasa kanila kasi yung tiebreaker. So sa mga magtatanong sa Lakers sa comment section, mamaya na yon, next episode na. Hindi naman nag-walkout si LeBron. So kahit natalo kanina ang Houston kontra Dallas at ang Golden State naman nanalo kontra San Antonio na 33 points, 8 assists at 7 out of 15 mula sa 3-point area si Steph, na sabi ko nga dati parang merong kakaiba sa kanya. Hindi kasi pwedeng maliitin yung San Antonio kasi nga nasilat nila yung Suns, kaya ngayon nasa purgatorio pa ng play-ins. Kaya pang mahabol ng Houston yung 4 games ng Golden State dahil nga ang sunod na magtatapat ay Dallas at ang Warriors. Home court pa ng Golden State yun. So ito yung posibleng unang beses na magtatapat si Kyrie at si Steph ngayong season. Unang beses din na makakatapat ni Steph ang Luka at Kyrie tandem sa Dallas. Kaya ako sinasabing posible dahil hindi ko naman alam kung maglalaro sila next game. Ang last time na nagtapat si Kyrie at si Steph, January 2023. Ito yung Brooklyn pa naglalaro si Kyrie bago na trade papuntang Dallas. Dalawang games pa ang mangyayari sa Dallas at Golden State. Meron pang isang game ang Dallas kontra Houston. Makakatapat din ng Golden State yung Rockets. So kagulo na sila dun. Base sa record, mas better ang winning rate ng Dallas kapag nasa road game sila kumpara sa home court. Pero hindi naman malayo. Kung ang Lakers ang may worst record sa top 10 teams pagdating sa West sa kanilang mga road games, ang Golden State naman ang may worst record sa home court nila na team na kasama sa top 10. Mas nananalo pa ang Golden State kapag nasa road games. 48% winning rate ang Golden State kapag nasa home court nila kumpara sa 59% winning rate kapag naglalaro sila sa road. Yung isa pa doon, nag-i-struggle si Klay Thompson kapag naglalaro siya sa home court. Ang Dallas 59% winning rate sa home court at 62% sa road. Ang Warriors at Dallas din ang dalawang teams na may pinakamaraming tinitira sa 3-point area. Kumbaga sila may pinakamaraming attempts, kasama doon yung Boston. Nang March, binabawasan ng Dallas yung mga attempts nila mula sa 3-point area. Pero nitong last game versus Houston, 24 out of 47. Ang Warriors naman 16 out of 39 sa 3-point area versus San Antonio. Nahirapan pa sila dun. Si Kuminga wala pa rin report kung maglalaro na siya versus Dallas kasi nga parehong tuhod na niya ang merong injury, bilateral knee tendonitis. Nung tiningnan ko ang recovery time niyan sa mga medical website, nasa 6 weeks. Wala naman binabanggit to ng Golden State dahil si Klay Thompson meron ding ganong injury pero nakalaro pa rin. Yung kay Kuminga kasi nung nakaraan sinabi nga ni Coach Steve Kerr ipapahinga lang siya para sa game sa Hornets pero hindi naglaro sa San Antonio. Biglang lumala yung injury ni Kuminga. So ilista nyo na April 3, 10 AM, Warriors versus Dallas. Yung kasi yung critical game sa dalawang matchup na natitira. Medyo tagilid doon ang Golden State kapag natalo sila sa Dallas. Sunod kasing kalaban ng Dallas ay Atlanta. Ang sunod naman na kalaban ng Warriors, Rockets. Sila kasi yung naghahabol sa Warriors. Kaya ako sinabing critical dahil yung last game galing sa back-to-back games yung Dallas at Golden State. Dahil di na alam kung sino ang team ang magpapahinga ng kanilang player para doon sa matchup sa Dallas ulit dahil parehong team merong mga key players doon ang merong injury.